ang gaganda ng mga videos mo. Informative, entertaining, kaso walang masyadong nakakapanood. Baka makatulong tong video na to. Baka lang naman. Kung mahilig kang manood ng mga tutorials on how to get views on YouTube, marahil alam mo na na for you to get views on YouTube, dapat ang content mo ay unang-una searchable. Meaning, dapat ang topic ng video mo is something na isi-search ng mga tao. Like tutorials, review, reaction videos, at iba pa. At pangalawa, trending. Meaning, dapat ang topic ng video mo is something current tulad ng ABS-CBN shutdown at iba pang news na nagva-viral. So let's say nagawa mo na yan. Pero konti pa rin yung views mo. This is when you look at the two important things in YouTube analytics. Number one is a click-through rate. Pinapakita nito ang percentage kung ilang beses kinlik yung video mo every time na ipapakita siya ni YouTube sa mga users. For you to see this, punta ka sa YouTube Studio app and open your video. Click mo yung go to video analytics and then punta ka sa discovery. Kita mo yung 1,580 impressions na yan? Yan yung bilang kung ilang beses na pinakita ni YouTube ang video mo sa feeds ng mga users. At sa baba, may click-through rate kang nakikita na ang nakalagay is 8.7%. Ibig sabihin yan, 126 times na play yung video mo out of the 1,580 times na pinakita siya na YouTube. Kasi 8% of 1,580 is 126. So, kapag ang click-through rate mo is less than 5%, ibig sabihin yan, hindi napapaklik yung mga tao sa video mo every time nakikita nila ito sa feeds nila. At dalawang bagay ang pwede mong baguhin dyan. Yung title and thumbnail. I-edit mo yung dalawang yan para mas maging catchy at mas nag-drive ng curiosity para mag-click sila. Dami mong satsat, may example ka ba? Actually, meron. Last month, nung nauso yung 24 bars challenge, kinumpile ko yung mga video sa mga flip-top MCs na gumawa ng challenge, thinking na marami ang magkaka-interest dito kasi nga trending siya. Ang title na ginawa ko is 24 Bars Mark Beats Challenge Flip-top MC Compilation. At ginawan ko ng thumbnail kung saan makikita ang mga mukha ng mga flip-top MCs na nasa video. Very straightforward, di ba? And true enough, simula noong April 19, tumaas ng tumaas ang click-through rate ng video. Dahil dyan, lalong pinush ni YouTube ang video sa iba pang users. And as of now, nasa 29,000 views na ang video and counting. So, importanteng tignan ang click-through rate kasi isa yan sa mga bagay na nakakapagpa-viral ng isang video. Now, we go to the second and last information, which is the average view duration. Ito naman ang napapakita kung gaano kahaba pinapanood ng mga viewers ang video mo. Punta ka ulit sa YouTube Studio app, then open mo yung video mo, and then click on Video Analytics. At sa baba, may nakalagay na audience retention section where you can see your average view duration. So what is a good average view duration? Kung ang haba ng video mo is beyond 10 minutes, a good average view duration is 30 to 40% of the video length. Kung 10 minutes below naman, a good average view duration is 50% of the video length. Kung mababa ang average view duration mo, that means may dapat kang baguhin sa mga susunod mong videos para hindi mabilis maboard ang mga viewers mo at hindi sila huminto agad sa panunood. This is very important kasi gusto ni YouTube na nagtatagal ang viewers sa platform nila. So the longer your viewers watch your video, the more na ipupush ni YouTube ang video mo sa iba pang users kasi it assumes na maganda yung video mo considering na mahaba yung view duration. Weh, na-try mo na ba? Okay, balik tayo dun sa 24 bars video ko. Ang haba ng video na yun is 14 minutes. And ang average view duration nito is 5 minutes or 38% of the video length. Which is pasok sa 30 to 40% range na pinag-usapan natin kanina, di ba? And that's exactly why the video now has 29,000 views and counting. So yan po mga kapatid, ang dalawa sa mga bagay na pwede mong tignan kung gusto mong dumami ang views ng video mo. At sana ma-apply ito ng mga idol natin na quality content ang nilalabas dito sa YouTube para naman mas marami ang makapanood at ma-inspire. Kung may natutunan ka ngayon, pakilike naman ng video. Share mo na rin sa friends mo para matuto din sila. Kung may tanong ka, feel free to ask in the comment section or you can message me sa Facebook page ko. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo lang yung subscribe button na yan. Hit mo na rin yung bell para updated ka. At shoutout sa mga malulupit na YouTube creators na suki natin sa comment section. Check nyo channel sila kung gusto nyo ng mga quality content. Nestor Manuel, Leonard Espiritu, Squems, DJ Exit, RGX11 Film, Giovanni SB, Rocky Capulso, Angelo Lucero, Ubek Rida Motovlog, Divine Apolonio, Saddam Tehol, Vamos Motovlog, Rom Tolentino, Zuri Porza, Jay Idloy,
Pearson SPL, and Carding Sungkit TV. Yung iba sa susunod na video na lang, okay? And that's it for me. Maraming salamat sa panonood. Kung mahilig ka sa mga cinematic videos, click mo to. Kung gusto mo naman ng iba pang tutorials, eto click mo. Again, thank you so much for watching and I'll see you on the next one.